Finally nga kapatid ay nakita na nga natin ang laban nitong ang Bren Esports at itong Onyx Esports na kung saan nagtapat nga ang dalawang yan dito nga sa ESL sa Jakarta, Indonesia. At dito nga kapatid ay nabigyan talaga ng Bren Esports ang kuponan nitong ang Onyx Esports na kung saan ang lumaro pa naman dito sa ESL ay ang lineup ng kanilang MSC 2023 na kamakailan nga kapatid ay nagkampyon nung nakaraan. At nandito na nga itong si Sans na nagbabalik at umaasa nga itong Onyx Esports na makukuha nga nila ang panalo sa kuponan ng Bren Esports. Sa Game 1 nga kapatid ay sobrang solid naman ang ipinakita ng Onyx Esports, pero kinapos nga sila sa pagkakataon na ito dahilan kung bakit nauwi nga ng mga Pinoy ang panalo dito sa Game 1. At pagsapit nga ng Game 2 kapatid, dito na nga na-arrest back itong Onyx Esports nang talunin naman nila itong Bren Esports. Nakapag-maniac lang naman itong si Kyrie sa pagkakataon na ito, dahilan kung bakit sobrang lamang na lamang nga ng Onyx Esports sa mga oras na iyon. Kaya naman nahirapan nga itong Bren Esports na madepensahan pa nga ang kanilang base para maipanalo sana ang laban na iyon at ma-sweep itong ang Onyx Esports. Pero bigo nga ang Bren, kaya natalo nga sila sa pagkakataon na ito. At pagsapit nga ng Game 3 kapatid, dito nga ay naging dikdikan yung laban. Yung tipong na dominate naman ng Bren Esports ang laban. Pero syempre, hindi naman basta-basta magpapatalo itong Onyx Esports, na talunin lamang sila nitong Bren Esports. At nang dahil nga syempre dito kay Pew, sa magandang set nga nito kapatid, ay nanalo na nga ng tuluyan itong Bren Esports, na kung saan pangalawang pagkakataon na nga na natalo itong Onyx Esports matapos nga ang kanilang mahabang winning streak dito nga sa Mobile Legends. Nung nakaraan nga kapatid ay natalo sila ng kuponan ng RRQ Hoshi, at ngayon nga kapatid natalo naman sila ng mga Pinoy dito nga sa ESL. Kumbaga kapatid, kung titingnan ay hindi pa rin talaga nakukuha nitong ang Indo ang kanilang kalakasan, dahil kahit papaano nga kapatid ay dominante pa rin ang mga Pinoy dito nga sa MLBB. Sa katunayan nga nito kapatid, sa unang yugto nitong ESL ay nangibabaw talaga itong Bren Esports at ito nga echo na mga kuponan nga natin na malalakas din talaga dito nga sa ESL. Pero gayunpaman, natalo nga itong RSGPH kahit pa lumaro na nga itong si Demon Kite at ginamit pa ng RSGPH ang kanilang MSC lineup nung nakaraan na nagkampyon nga ang mga ito. Pero hindi nga naging maganda ang resulta ng debut game nitong ni Demon Kite dito nga sa international tournament. At mabalik nga tayo dito sa mga kuponan natin na Bren Esports at Echo, na kung saan kapatid, mapapansin naman na partida pa nga na hindi pa nga pabor sa atin ang cellphone na gamit-gamit nga dito sa ESL, dahil ang ginagamit nga nila rito kapatid ay Samsung. Taliwas nga ito sa nakasanayan ng ating mga Pinoy na pambato, dahil iPhone users nga tayo kapag international tournament nga ng MLBB ang pinag-uusapan. Kaya dito pa lamang kapatid ay lugi na nga agad tayo at ang ating mga pambato dito nga sa ESL. Pero kahit gayon pa man kapatid, ay palag-palag pa rin talaga yung ating mga pambato. Sa katunayan pa nga nito ay napapost pa nga itong si Yawi, at parang sinasabi nga ni Yawi kapatid na kaunting panahon na lamang at masasanay na nga sila ng kanyang kakampi sa paggamit ng Samsung. May kita naman talaga natin kapatid na may mga misplay nga itong si Yawi. Yun ay dahil syempre hindi nga iPhone ang gamit-gamit nito ngang ni Yawi sa pagkakataon na ito. Kumbaga kapatid, malaking epekto talaga yung gadget nga na ginagamit ng ating mga pro scene para dito sa ESL. Ngunit gayon pa man kapatid, kahit nga ganyan ay naging dominante pa rin talaga yung ating mga pambato
dito sa ESL. Mapapansin nga dito sa isa nating pambato na si Kyrie sa koponan ng Onyx Indonesia ay tila'y nahihirapan nga ito sa bagong patch ngayon ng Mobile Legends. Kumbaga kapatid, kung titingnan, pabor pa nga kay Kyrie dahil nabuff nga kahit papaano yung mga assassin dito nga sa Mobile Legends. Pero syempre, siya nga ang focus ng banning ng kanilang mga kalaban, lalong-lalo na kapag Pinoy nga ang kanilang nakakalaban dito nga sa international tournament. Kaya naman, mapapansin din kapatid na napipilitan nga itong si Kyrie na gumamit ng mga utility jungler dahil na rin syempre hindi niya nga magamit yung mga assassin heroes niya. Kahit nga yung laban nila nung nakaraan sa RRQ Hoshi, si Kyrie talaga ang pinaka naging focus nga ng pagbaban ng RRQ. Kaya naman nahihirapan nga itong Onyx Esports na manalo. Ibang iba syempre kapag nakukuha nga ni Kyrie yung mga assassin heroes niya. Parang ang nangyayari nga ngayon kay Kyrie ay yung nangyari kay H2O nung mga nakaraang season. Ang pinagkaiba lang nila, maraming alam o maraming master talaga itong si Kyrie pagdating nga sa mga assassin. Pero ito nga sa H2 kapatid, ang pinakamalakas niyang nagagamit ay ito nga si Ling at hindi pa nga magamit-gamit ni H2 yan dito nga sa MPL. Pero ito nga si Kyrie kapatid, hindi niya magamit yung mga assassin heroes niya dahil binaban nga yan ng kanilang kalaban. Kumbaga, ito talaga ang naging butas nga ng Onyx Esports kung bakit sila nga ay natatalo na ngayon. Hindi naman humina si Kyrie, sadyang hindi niya lang talaga magamit-gamit ito nga mga assassin heroes niya dito sa paglalaro sa ESL. At malaking pangamba talaga yan dito nga sa Onyx Esports kapatid dahil sobrang nalakas syempre ng ating mga pambato na Echo at itong ang Brand Esports. At ngayon nga kapatid ay nag-a-adjust pa nga itong RSGPH. Paano na lang kapag lumakas pa nga itong RSGPH sa mga susunod nilang laban. Kaya dominante na naman ang mga Pinoy dito nga sa ESL. Kumbaga kapag nangyari nga kapatid na nagkampiyon tayo rito, parang pinagbigyan lang talaga itong Indonesia dito nga sa MSC 2023. Kumbaga pinaranas lang nating mga Pinoy na magkampiyon naman itong Indonesia matapos nga ang 2 taon ng pamamayagpag nga nitong mga Pinoy dito nga sa Mobile Legends. Umpisa pa lamang yan ng ESL kapatid at marami pa nga tayong aabangan na mga maiinit na laban. Ngayon, hindi rin natin masasabi na porkit nanalo tayo dito sa ESL ay magtutuloy-tuloy na nga yan. Malay natin diba at nagwa-warm up pa lang yung ibang koponan dito sa ESL at sa mga susunod na laban nga ng mga ito kapatid, baka dito nga lumabas na nga ang laruan nitong Indonesia. Lalong-lalo na nga ang isa rin talaga sa karaybal rin natin na Onyx Esports. Pero kung magtutuloy-tuloy nga ang pagiging maalat nila dito kapatid, malaki ang posibilidad na Pinoy na naman ang magkampiyon dito nga sa international tournament na ito. Ang medyo off lang dito sa ESL kapatid, yung mga post nga na nangyari dahil sobrang tatagal nga ng paghihintay ng mga viewers dito, lalong-lalo na nga ng Game 3 dito nga sa Onyx Esports at sa ating koponan na Bren Esports. Syempre hindi naman ginugusto ng mga players yung mga technical issues nga na nararanasan nila. Hindi rin pwedeng idahilan kapatid na nagpo-post strat nga itong Indonesia nang patalo na nga sila dito sa Bren Esports dahil syempre pangit naman maglaro kapag lag nga o may mga technical difficulties dito sa ESL. Kaya naman karapatan naman talaga ng mga players na mag-request nga ng pause matagal man yan o maikli. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay kumakalat nga itong video na ito na di umano mukhang may nagkakarambulan nga dito sa bootcamp ni Boss Dogs na kung saan ito nga yung tinatawag nating Dayo serye ni Boss Dogs na kung titingnan itong sila 3D nga ay dumayo sa bootcamp ni Boss Dogs
para kalabanin syempre ang mga ATABs niya dito sa MLBB. At nang matalo nga itong sila 3D, agad-agad ngang sumugod yung mga players ni Boss Dogs para syempre trash talkin nga itong mga player ni 3D ng harap-harapan. At nang dahil nga rito kapatid, mapapansin din sa video na ito na mukhang nang gigil nga itong si 3D at napikon nga marahil sa trash talk na iyon. Pero kung titingnan ngang maigi ang video na ito kapatid, nagkakatawanan pa nga ang mga ito dahil syempre alam nga nila na yung bagay na yan ay biruan lamang. Kaya naman pala napopost nga itong si Boss Dog sa kanyang FB page. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E comment mo sa baba. Maraming salamat.